Ikaw ba ay nagbabalak bumili ng second hand na motor? Naguguluhan ka ba kung anong pamamaraan ang gagawin mo upang makakuha ng maayos na unit? Advance ako mag-isip. Pwes, tapusin mo lang ang videong ito at makakapulot ka ng mga pamamaraan na aayon upang makakuha ng maayos na unit ng motorsiklo. Paano masabi? Disclaimer lang. Ang lahat po ng aking sasabihin ay base sa aking kaalaman at opinion lamang. Hindi po ako eksperto sa mga bagay na ito. Bago tayo magpatuloy sa bidyong ito, mag-intro muna tayo. Parang kabuti kung magsulputan ang mga motorsiklo sa ating lansangan. Isang patunay lamang ito na maraming mga tao o commuter ang nagiging practical. Maraming gumagamit nito upang gawing pang-service sa trabaho o pang-negosyo. Paano masabi? Yung iba bumibili ng brand new, yung iba bumibili ng mga second hand. Usapang second hand, paano nga ba tayo makakuha ng maayos na unit? So, dapat ang ating titingnan. Una, titingnan natin yung physical appearance ng motor. Sabi nga nila, first impressions last. Advance ano yung nakikita ng mata, dun ang nagiging basihang una. Advance ako mag-isip. Sa physical appearance, unang titingnan mo sa motor yung kanyang mga fairings. Kung ito ba ay may mga basag, kung ito ba ay may gasgas. Ibig sabihin, kung may mga gasgas, hindi na may maintain ng maayos ng may-ari. O kaya, meron na siyang mga damage. Tingnan kung may mga basag. Ibig sabihin yan, kung hindi bumangga, sumemplang. At isang indikasyon lamang ito na baka meron pang ibang sira ang motor. Halimbawa naman, makinis yung motor. Makinis yung kanyang fairings, walang gasgas, walang basag. Paano masabi? Pero, ang modelong tinitingnan mo ay mahigit 5 taon na. So, ibig sabihin, magtataka ka na. Bakit ganon kakinis yung motor? Isa lang ibig sabihin, kung hindi maalaga yung may-ari, ibig sabihin, bumili ng bagong fairings. Paano masabi? Kasi, hindi natin maiiwasan kung araw-araw gamitin ang motor. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga gasgas. So, kung sobrang kinis niyan, magtaka ka na. Lalo kung mga 5 taon ang tanda ng motor. Pangalawa, tingnan natin yung mga screws ng motor, lalo na sa fairings. Okay, mapapansin natin kapag laspag nga yung motor o mahilig mga likot gago! Ang mga screws niyan parang mga bilog o makikita mo yung palatandaan na laging tinatanggal. Ibig sabihin, maaring yung may-ari ay makalikot sa kanyang motor. O kaya, laging may pinapalitan. So, ibig sabihin, either may sira yung motor o mahilig lang sa talagang paano masabi? Susunod, yung mga tornilyo sa ating makina. Tingnan natin mabuti. Baka ito ba elaspag sa kakapalit ng kung ano-anong piyesa, sa kakatanggal kabit. So, importante yun. Malalaman natin kung laspag na yung motorsiklo. Pangatlo sa physical appearance na ating titingnan, yung kanyang odometer. Sa odometer, makikita kung gaano na kalayo ang tinakbo ng motor. Paano masabi? Siguro wala namang problema kung gaano kalayo ang tinakbo ng motor o gaano kalaki yung kanyang odometer. As long as
yung alam natin yung may-ari ay maalaga. Halimbawa, 100 pa lang yung takbo ng motor, nag-change oil na siya. 500 kilometers pa lang, nag-tune up na siya. Advance ako mag-isip. Minsan, huwag magpapaloko sa odometer. Ang ginagawa kasi ng iba, pinapalitan yung panel para gago yung kanyang odometer. O kaya yung iba naman, habang ginagamit yung motor, tinatanggal nila yung speedometer. Nang sa ganun, hindi mabasa ng makina kung matagal na ba yung tinatakbo ng motor. Sunod, pagkatapos ng physical appearance, tingnan din natin yung makina ng motor. Ano ba dapat tingnan sa makina? Una nga, sinabi ko na yung mga tornilyo. Pangalawa, tingnan natin kung may mga oil leak. Ibig sabihin, pag may oil leak, may mga damage na yan. Paano masabi? Ibig sabihin, baka marami ka ng piyesa ang kailangang palitan at lalo kang mapapagastos. So iwasan natin bumili ng may mga damage, lalo na sa makina ng motor. Yan kasi yung pinakang puso ng makina ng motor. Gago! Makina. So pag damage sa yung makina, huwag na natin bilhin. O kung may palatandaan ito ay may sira. Pagkatapos ng physical appearance, punta tayo sa usapang legal. Ano ba yung usapang legal? Siyempre yung papel ng motor, rehistro ng motor. Titingnan natin yung mga numero sa motor at sa papel o yung tinatawag na certificate of registration kung pareho. Halimbawa, ang nakalagay sa chassis number ng motor is nakalagay number 123. Pero ang nakalagay sa certificate of registration niya ay 456. Gago! Ibig sabihin, hindi sila pareho. Ibig sabihin, may isa ron is tampered o yung motor eh maaaring nakaw o kung ano man na pinalitan na lang yung chassis number. Paano masabi? Okay, sumunod. Tingnan din mabuti kung peke o original ba yung papel ng motor. Maaari tayong pumunta sa LTO para verify kung original ba yung motor o kung yung motor ba eh may alarma o wala. Meron namang tinatawag na verification through text. So, itetext mo lang yung plate number ng motor kung meron. Malalaman na kung merong alarma yung motor o wala. So, malaking bagay siya para ma-check mo kung maayos yung motor. Huwag din natin kakalimutan yung maliliit na detalye ng motor. Halimbawa na lang yung kanyang mga mugs. Baka ito ay may bengkong. Huwag nating kalimutan buksan yung compartment o yung upuan ng motor. Tingnan natin, baka mamaya yung kanyang gas tank puro kalawang. O kaya yung kanyang mga chassis, baka mamaya puro kalawang na. Malapit nang maputol, baka mamaya pag ginamit natin, magugulat ka na lang, biglang dadapa yung motor. So, huwag kakalimutan yung maliliit na detalye. Maging mapagmatsyag. Maging mapangahas. Maging mapanuri. Matanglawin. Gago!